sisikahin ang ating mga sisiw na nandito naman sa kanilang breeding pin. Rack TV. Dito sa channel ko, may laban ka. Ang ginawa ko ngayon, ito may lupa dito. Tapos dito si lupa. Ang hot ang pagkakainan ko nang may gamot lang ay hanggang alas 10 ng umaga. So pagkaganto, clean water na sila. So nasa mga 2 weeks o 3 weeks na. Nasa 3 weeks itong mga laki. Itong mga maliit. So sa akin, hindi ako naglalagay ng pagkain dahil yun nga, hindi ko naman minamadali pinapalaki sila. Tsaka yung pagkain nila ay nakatakal pa rin to. Sa ganito kalaking puso, yung pagkarami. Bawat pagkain lang ay 5 takal lang. Maubos nila yun. So walang kayong tapon. Tapos pag umaga, tanghali, tsaka sa hapon. Ngayon, pag malaki yung butse, ibig sabihin, busog yan. Ang hapon, pagkakain na lang natin sila ng 4 na takal. So, bawas-bawasan natin. Yung pagka kanilang patoka, ito yung ginagamit ko ngayon. Sa salto. So, ito yung ginagamit ko hanggang 1 month. 2 months. So ito muna yung gagamitin ko ngayon. Pero yung mga babae, pagka ibubukod ko sila para hindi naman natin kailangan pagandahan katawan, magpira tayo ng tsaka lang tayo pipili ng kanilang tsaka lang tayo pipili ng pangmaterialis kung talagang makita natin na alin sa kanila yung malulusog at magandang quality ng babae. Pero sa pagkain, bubukod natin yan kasi alam naman natin yung gustusin kapag hinalo natin lahat. Itong lalaki muna yung ating kailangan. Kaya hindi tayo, hindi naman tayo nagko-commercial. Hindi kasi maganda sa sisyo na yung tinatawag nilang padamihin o dagdagan masyado yung pagkain dahil nawalan sila ng gana. Tapos natin dito ay hindi natin pinapalaki sila ng husto dahil pag pinapalaki natin sila ay parang nag-aalaga tayo ng broiler o manamadali natin. At itong ginagawa ko ay hindi naman tayo sumasali sa istagan. So hanggang ano lang na tayo, pa-cat o bull stag. Ayan. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko rito sa aking kapaligiran. O ginagamit ko rin na pang disinfect. Mula nun, ito yung ginagamit ko. Ayan. Microban. So, disinfectant para medyo maibsan-ibsan naman yung bakterya rito. Kasi masabihin mong malinis yung ano mo, manukan mo, kailangan mo pa rin na disinfect. Hinalo ko pa rin sa tubig. Ayan. Dalawa yan, electrogen tsaka selectrogen. Ito, paglagay ko dito, isang sachet, minsan umaabot na isang linggo. Dahil halos kalahati lang ang pinapalagay ko sa painuman nila. So umaga lang ako naglalagay, wala akong nilalagay na sa hapon. Tapos ito naman yung salit-salitan to. Yung antibiotic ko naman. So ito yung ginagamit ko sa ngayon. Sa sunod na linggo, dalawang linggo ito. Tapos kasunod ay maglalagay naman ako ng gagamitan ko na naman siya ng selectrogen o di kaya electrogen, dalawa lang. Kung pagkatapos ng vaccination, nagbibigay tayo ng
ang Selectrogen. Minsan nagbibigay ta ng reload. Dito kasi isang beses na ako magbabaksin. Hindi na ako magbabaksin din. And sa tingin ko, yung bakterya ay yung pinapasukan natin sila para atin ng kinukompleto natin. Siyempre, masasanay sila sa mga darating na mga sakit sa paligiran. Pero siguro pagka ang lugar naman ay wala gaanong manukan, alos wala namang wala namang mangyayaring siguro pinakaano na prevention lang talaga. Hindi, dito lang muna tayo sa ating segmento to, sa ating vlog. Maraming salamat. You already know. We roll.